Hello guys, welcome to my channel, Busing TV channel. Bago po ang lahat, ay ako po ay nagpapasalamat po sa aking mga magsasubscribe po sa aking channel, sa aking mga nag-comment po sa aking mga vlog ng mga magagandang tanong. And then po, yung mga iba pong pasensya na po kayo mga kabusing kung bakit ko po kayo hindi agad na sagot sa inyong mga tanong. Again, uulitin ko po, medyo natagalan po ako sa pag-vlog, gaway naging busy po ako nitong mga nakaraang linggo. Ngayon po mga idol, uulitin ko po, sa iisa-isahin ko po lahat ng tanong nyong sasagutin. O, ngayon po, ang sasagutin ko po ngayong tanong ay yung tanong po ni Christopher Molina. Shoutout sa iyo, Busing, salamat sa inyong magandang tanong. Gusto niyo pong malaman kung paano po ako mag-conditioning sa aking manok sa loob ng 14 days. Yun po mga idol. Bago po ang lahat mga kabusing sa mga aking bagong nakikinig, sa aking bagong nagsusubaybay, please, huwag niyo lang pong makalimutan na paki-subscribe po ng aking channel, paki-click na notification bell, and then share niyo na rin po para makapanood din po yung ibang mga mananabong po natin na baguhan. And then paki-comment na rin po ng inyong mga katanungan at ating ating sasagutin po niyan mga idol. Kapag nabasa ko po 'yan, i-shoutout ko na rin po kayo. And then kung may tanong po kayo, pupunuan ko po 'yan, sasagutin ko po 'yan. I-shoutout ko po kayo, kaya pakilagay na rin po ng inyong mga address, mga bossing. Okay, sa ngayon po mga idol, mga bossing, ang topic po natin ay yung tanong ni Sir Christopher Molina. Okay po, Sir, boss, ito na. Ang tanong niya, kasi ang ginagamit niya lang daw niya sa 14 days conditioning ay yung B12 lang ata. O yung hindi, correct me if I'm wrong, Mr. Christopher Molina. Okay po, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ako mag 21 days conditioning. Okay po? Okay, let's go. Okay po. Bubuksan ko po ang aking mahiwagang baul. Kasi nandito po lahat ng aking mga listahan ng aking pagkukonditioning at lista at yung mga gamot ng aking mga manok. Okay po. Ngayon, nahanapin ko po dito yung aking ano ba yung sagit lang po mga busing hahanapin ko po. Ayun, nandito yung aking 14 days conditioning. Kasi mahirap po kasi mga busing isa memorize or i-memorize yung ating gagawin. Kasi hindi basta-basta para sa akin mga idol. Kasi ang pag-aalaga po ng manok, ang pag-conditioning po ng manok ay hindi po siya yung basta lang papakainin, hindi po siya yung basta lang painumin, hindi siya yung basta lang natuturukan. Kailangan po may tamang oras, tamang tiyempo, tamang panahon. Okay po, mayroon po nagtanong sa akin, tamang kalendaryo raw. Pero nasa next time ko pong vlog, papaliwanag po yan mga busing. Okay po, ang pag-uusapan po natin mga busing ay yung 14 days conditioning. Okay po. Okay, let's go. Unang-una po mga busing, bago po tayo mga busing pumasok sa 14 days conditioning, siguraduhin po natin ng ating mga ang ating mga manok dapat po ay napurga na. Okay po, napurga na, napaliguan na. Yan po. And then dapat po yung mga manok po natin mga busing naka-frecon 'yan. Okay po, naka-frecon 'yan. Hindi po pwede busing yung mga manok natin ipapasok natin sa conditioning na nakakulong, hindi niyo man lang ini-stretching, hindi niyo man lang pinapalipad, hindi niyo man lang pinapakaskas. Tamang patoka lang kayo ng kung anong patok ang concentrate na may unting feeds. Hindi po ganoon. Masisira po yung sistema po ng katawan ng manok kapag hindi po preparasyon or hindi ready yung katawan ng manok and then ipinasok nyo po sa
14 days conditioning. Masisira po yung katawan niya. Diyan po ang dahilan kaya nag-o-off ang manok. Orang sinasabi na lang nag-o-off ang manok dahil sa pinapainom na gamot. Kasi kaya po nag-o-off yung manok kasi wala sa ayos yung kanilang sistema ng pag-aalaga sa kanilang mga manok. O, salpak ng gamot. Painom ka ng painom ng gamot. Hindi mo naman tinitrain, hindi mo naman pagpapapawisan baga kung sa tao, kahit puno ka ng gamot, kailangan mo rin papawis. Di ba? Papawis para yung gamot na yun mailabas. Ganon din yun po sa manok. Kaya, yun. Dapat po unang-una, napurga po yung manok, napaliguan, na-frequent na po yung manok. Okay po? Okay na po, let's go. Unang araw. Unang araw po. Syndrome. Take note po mga idol, ha? Take note po mga busing. Pag tayo magpapainom po ang busing ng mga gamot, wala po tayong painumin na araw. Wala po tayong painumin na madaling araw, wala po tayong painumin ng tanghali. Lahat po ng gamot na i-share ko po sa inyo, lahat po ay ipapainom po ng gabi or hapon. Okay po? 6 PM. Yan po. Ano to mga busing? Unang araw. Umaga. Ipapasok po natin sa 14 days conditioning. Unang araw. Gising ka na madaling araw. Alas 4. Palipad. Sampi. Kaskas. Stretching. Pagpasok ng alas 7, patoka. Kung ano po yung pinapatoka nyo po, sundin nyo lang po kasi yun na po ang kinasanayan ng manok po ninyo. Huwag nyo na po siyang babaguhin pa. Okay po mga lodi, huwag nyo na po siyang babaguhin pa. Kasi kapag once po naipirasok nyo po sa 14 days conditioning niyan, tapos binago nyo po ng biglang patoka, baka magka-problema pa sa sistema niya. At baka pag kinalpakan nyo ng gamot, mag-connect pa yung ano niya. Doon pa maging dahilan kaya tumamlay o magkasagat ang manok. Dur-diretso lang po tayo. And then yun po, alas 7, patoka. Okay po. Tanghali. O ganun din po. Tanghali. Palipad. Sampi. Pakaskas. Ay hindi. Palipad. Stretching. Palipad. Pakaskas. Ang sampi po mga idol, ginagamit lang po yung idol pag frecon. Yan po idol yung dalawang manok. Itutulak nyo po sila. Yung manok-manok, itutulak nyo po sila. Igaganyan nyo po para yung mga papo nila mag... Ganun po. Pumalo po sila. Kasi medyo, wag nyo po pasubra ng sampi mga idol kasi pag nasubra nyo po ng sampi baka magkagasgas din yung kanilang mga tahig. And then po, kundin nyo po tayo mga busing. Hapon. Kasi, ganun, pinakasgas nyo po ng hapon. Alas 3 or 3:30, sampi, ganun pa rin. And then alas 5, patoka. Pahinga. Painom. And then, pagpatak ng 6 PM, painumin nyo po ng gamot na Syndrome Advance, 6 PM. Gamot po, pantao yan mga idol. Syndrome Advance. Gamot po, pantao. Painumin nyo po siya ng Syndrome. Okay po? Yun po, unang araw. Gagawin nyo po mga idol yung stretching po mga idol, ha? Ano na natin yung stretching. Gagawin nyo po yung araw-araw, umaga, tanghali, hapon. First day. Hanggang sa 11th day. Okay po mga idol, 11th day. Kasi 14 days po tayo. Okay po? Okay, second day. Pangarawang araw po. Araw, pangalawang araw. Volt flex. Okay po? Volt flex sa hapon, 6 PM. Ayun po 6 PM. Hapon. And then, pangatlo po. Alam nyo naman, back po tayo sa pangalawa. Ang pangalawa, volt flex, gamot po talaga sa manok yan. Hindi po gamot pang tao yan. Gamot po sa manok yan. Alam ko po, alam nyo yan kung anong gamot po yan. And then, pangatlong araw po, Syndrome. Again, 6 PM, Syndrome. Pangatlong araw po yan, mga idol, ha? Pangatlong araw po yan, mga idol, Syndrome. Pang-apat pong araw, volt flex.
Tandaan niyo po mga idol ha. Una hanggang pang-apat na araw, puro po gamot yan. Puro po, lahat po mga idol, ipapainom natin buo. Walang kalahati dyan, walang kalahating gamot dyan. Lahat po yan, buong gamot, ipapainom po sa ating mga manok. Panabong. Okay po? And then, panlimang araw po mga idol, turok. Friday po yan mga idol, Friday, panglimang araw, Friday po yan. Okay po, yung first day, Monday, second day, Tuesday, Wednesday, third day, Thursday, fourth day, panglimang araw, fifth day, turok. Tatanungin niyo po ko kung anong turok ginagamit ko. Ang ginagamit ko po ngayon mga idol ay minimix ko po ah. Minimix ko po yung gold medallion tsaka bully boy. 0.5. Okay po, kaso naubos na yung gold medallion ko dito tsaka ano ko, yung bully boy. Gold medallion, bully boy, 0.5. Ang meron ako dito mga idol, Bexan. Ito, ito, meron ako Bexan. 0.5. Huwag kayong matakot mga idol na sabihin nyo mataas ang dosage, hindi. Sasabihin ko sa inyo mga idol, basta nasa tamang sistema ang pag-aalaga nyo ng manok nyo. Ha? Nasa tama, tinitrain nyo, i-stretching nyo, walang manok natulog. Kasi ang lahat ng lahat ng gamot na pinapainom natin, hindi pang patulog. Multivitamins lahat ng pinapainom natin mga kabusing. Multivitamins yan. Okay po? And then ito, fifth day, Voltflex, 0.5. Again, ulitin ko, gabi. Okay po? 6 PM or kaya 7 PM. Sobrang init, mainit po ito mga idol sa manok. Huwag nyo po sasanayan ang manok nyo, tuturukan nyo nito ng Bexan or mga turok-turok na gamot na tanghali. Isipin nyo mga kabusing, mainit na nga, tuturukan nyo pa nitong Bexan na mainit sa katawan. Tuturukan ko natin yung manok po natin ng Bexan gabi, si malamig, para yung manok natin makarelax, hindi siya masyadong mainit at masabing mabangag. Yung sabi na lang nabangag, galing na ano, hindi. Ang sabi ko nga, huwag niyong tuturukan ng tanghali. Tulad nangyari doon sa kaibigan ko. Kasi, mas nauna pa sa akin nagsasabong. Mas nauna pa siya sa akin nagsasabong, ako baguhan lang. Ngayon, nakwento niya sa akin, tinurukan niya daw yung manok niya ng hindi big sana. May sarili siyang panturok. Tinurukan niya tanghali. And then, kinabukasan, ilalaban na yung balahibo ng manok niya, gumanon, bumaliktad, tumakbo. Hindi. Yung sa ano, parang nabangag ba? Ang sabi nila, sabi nila. Pero ako kasi mga idol, hindi ko pa na-experience yan kasi proven and tested ko na ito mga idol ha. Proven and tested. Hindi ko ito i-share kung hindi ko pa nasubukan. Ha? Mga idol, sana huwag niyong i-bash. Ito yung sinishare ko base lang naman sa aking experience, sa aking karanasan. Okay po mga idol. Pag nasunod niyo po mga idol ang aking step by step, I will guarantee you uli idol ha. Walang tulog na manok pagdating sa tamang pag-iistira. Okay po? Okay po, nasa 5 days na po tayo, no? Panglimang araw. Pang-anim na araw, Sabado po yan mga idol. Pang-anim na araw, hapon uli, Voltflex. Voltflex, ang buo, 6 PM or 7 PM, painumin nyo. And then, ito mga idol. Ito mga idol ha, pampitong araw, Linggo. Doon ka po magbibitaw. Pampitong araw. Bibitaw ka po 5 AM or 5:30 AM. Okay po? Yung manok nyo po, ibibitaw nyo po yan or i-spar nyo po yan. Kailangan nyo pong, kasi makikita nyo sa mga busing yung development ng kanyang mga iyong ibinigay para mailabas nyo, mailabas na po yung mga ibinigay mong gamot sa kanya. At makikita nyo dyan busing yung improvement ng kanyang galaw. Okay po mga idol. Sasabihin ko lang po idol, kung kayo mag-spar or kayo kung kayo magbibitaw, dapat mataas na po ang limang lipad. Makatama sa hindi yung manok mo, tama na, out na. Kasi yung manok may isip rin yan. Kasi
i-reveal ko sa inyo mga idol ha. Ang manok ko, ang lahat ng nilalabang kong manok, okay po, hindi sila sumasabay sa taas, tamang abang lang. Okay po, tamang abang lang. Hintay pagbagsak, pitik isa. Pitik isa, yun ang gusto ko sa laro ng manok, yung madiskarte. Ayoko nung bara-bara kong sabayan. Sabayan, pag sabayan yan, di na alam ko sino mananalo kasi lahat may tama. Okay po mga idol, ang manok ko, lahat ng natitrain ko, lahat po yan marunong tsumempo. Okay po mga idol, kasi nadidevelop ko sila ng ganun. Kasi ang pagditrain ko po sa kanila ay isa lang. Kaya nadidevelop po sila ng ganun. Ang iisipin po niyan na idol ng manok natin ay kapag inispar po niyo yan ng 5 fly lang, 3 fly lang, makatama siya sa hindi, tamaan siya, tatatak sa isip niya yan. Iisip niya yan. O ngayon, kukombinisyon niyo siya ng gamot. Ngayon, dun siya mag-ano, di siya papatama. Kasi, idol, kapag sinanay niyo yung manok niyo, inaaraw-araw niyo po ng spar, ay, wala to. Araw-araw, bukas buhay na din naman ako. Ganon. Kaya itatak ang manok, dapat bira nyo lang i-spar o bira nyo ng bitawan. Kaya kapag mga 5 lipad, tama na. Nasaktan na siya. Susunod na bitawan nyo yan. Marunong na yan. Nag-isip na yan. Makikita nyo yung galawan dyan na akala mo palos. Nandito tinatamaan. Tamang ilag lang. Nakikita nyo gumaganyan. Nandito gumaganyan. Tapos babasak. Wapaluin. Ay. Masasabi nyo idol. Pag sinunod nyo yung aking 14 days conditioning, I will guarantee nyo, papasok sila sa butas ng karayong bago ka matalo. Oh, mga idol, huwag nyo siya nang ibas. Kasi, kaya ako ganun magsalita, kasi proven and tested ko na. The best do. Sinishare ko lang mga idol, kasi gusto ko, ishare ko yung nalalaman ko para po sa inyo mga kabusing. And then, saan na po tayo mga kabusing? Nasa 7 days na po tayo. Okay, ikawalong araw mga idol. Ikawalong araw. Paligo. Kinabukasan po yun mga idol. Lunes po yun. Nang binitawan nyo po. Binitawan nyo po mga bossing. Ikawalong araw. Lunes, paligo. Paligo po mga bossing umaga. Ha? Paligo. Siguro 6 a.m. Paliguin nyo na po. Kasi ako 6 a.m. talaga nagpapaligo eh. Iwan ko lang po sa inyo kung... Pero kung paliliguan nyo po siya ng patokin nyo muna bago paligo, okay na rin. Kasi may nakikita rin ako sa tropa ko na gano'n ang sistema, pinapaliguan niya rin. Ha? Pero sa akin, sinishare ko po sa inyo, bago nyo patokin, paliguan nyo muna. Okay po, 6 a.m, paliguan nyo muna. And then, yung patoka, haloan nyo ng dextrose powder. Anti-stress po yun mga idol. Anti-stress mga idol yung dextrose powder po natin. And then, sa hapon, wala po tayong papainom na gamot, mga idol ha. Again, 8 day, wala po tayong papainom na gamot. Nagamot sa ikawalong araw. Oh, yeah. Ikasyam na araw. Okay po. Ikasyam na araw, B50. B50 po mga idol ha, B50. Oh, hapon, sambuo, B50. Ikasampung araw, sentrum. Gamot ng tao, hapon, sambuo. And then, ika-onsing araw po. Last day po yan ng ano nyo mga idol ha. Last day ng palipad sampi ay palipad kaskas stretching nyo. Bolt flex yan sa hapon. And then, i-keeping nyo po sa ika-12 araw. I-keeping nyo po siya mga idol ha sa ika-12 araw. I-keeping nyo po. And then, pero pag kiniping nyo po siya mga idol, kasi kapag kiniping nyo po siya, dapat kapag pinapatoka nyo po siya, ilalabas nyo din po. Ilalabas nyo. Ibig sabihin po ng keeping, dapat po kung may scratch pin po kayo, dapat wala po siya nakikita. Ilagay nyo po siya sa hindi masyadong main, baka naman po kasi i-keeping nyo sa napakainit naman. Hindi naman makakarelax yung manok. Hindi makakarelax ang manok pag kiniping nyo ng walang makita, tapos napakainit naman, kulob. Stress ang manok sa loob. Dapat i-keeping nyo siya sa maligam-gam yung nare-relax yung manok natin. And then kapag papatokin nyo po siya, ilalabas nyo po siya. Okay po? And then pag pakatuka, pasok nyo po uli. And then sa umaga, sa tanghali, alas 10, ilabas nyo po para makapagpagalaw-galaw po sila ng pakpak, makapagkaskas at makaipot na rin po. Yun po ang pinakadahilan po natin mga idol. Yung
mapaipot po natin yung manok kapag kinikiping. Okay po? Diyan niyo po diyan niyo po basihin po yung wag diyan niyo po babasihin na kung ang ipot ng manok ay tuyot o basa. Okay po mga idol? And then kulong. Okay, ito po mga idol ha. Sabado na po ito ha. Ika 12 day. Sabado po yung sabi ko, keeping. Ika 12 day sa hapon or gabi, 6 PM or 7 PM, Regel Forte. Regel Forte, alam ko po, alam niyo po yan, Regel Forte. And then sa Saturday, ika-tracing araw, ika-tracing araw po mga aldola, syndrome sa gabi. Syndrome po tayo mga kabusing sa gabi, syndrome. And then, ito na, pinakaano natin mga idol. 14 days. Ika 14 days. Kunti lang pakain. Kunti lang papakainin po natin ha. Tsaka, take note pala mga idol. Balik tayo sa 12 days. Sa 12 days. Sa 12 days, dyan po tayo mag-i-start ng carbo loading mga idol. Anong baka klaseng ipapakain natin mga lodi, mga busing? Ang ipapakain po natin dyan mga busing, ano lang? Carbo loading. Kanin? Nakita nyo po yung Yakult? Yung kalati ng bote ng Yakult? Kanin? Mais? Kaya puti ng itlog? Mix nyo po yan mga idol. Kaya, so, ika 12 day, para hindi manibago, kanin na may corn. And then, kinabukasan, Sabado, itlog na may corn. And then, Linggo, pagkalinggo, banatan nyo lang ng itlog. Yung puti lang mga idol ha, yung boiled egg ang gamitin nyo. Huwag kayong matakot idol na, ba't ganun? Kailangan, ano yung carbo loading? Ang gagawin po natin doon natin yung carbo loading para mapagaan po yung katawan ng manok natin. Carbo loading. Para sumabay po, maigi yung katawan niya sa galaw niya, sa galaw ng sa isip niya, at liksi ng galaw niya, dapat gumana ang katawan niya. And then yun po mga idol, again, carbo loading, ang kailangan nyo lang po, kanin, mais, puti ng itlog. Okay po. At ito pa mga idol, kapag magpipre, back to tayo sa taas ha, kapag magpiprecon na kayo, i-maintain nyo na yung painom nyo ng manok nyo, paunti-untiin nyo na hanggang makapumasok ko sa 14 days conditioning, hanggat maaari, pagpasok ng 5 days before ng kanyang laban, dapat 5 deep lang, 5 deep ng tubig. Okay po, 5 deep ng tubig para maiwasan po natin na kapag siya'y sinabitan, hindi matagas ang kanyang dugo. Okay po? Okay, ito po idol, sa 14 days conditioning ko, again, papaliwanan ko po yung ika-14 days na araw, kunti lang na pakain. Yung kung kalahati lang sa ika-14 days, i-treport nyo pa pong ganyan, kakukunti pa. Huwag po kayong magpapakain kapag ilalaban ng manok ng marami. Dapat kunti lang. And then, ang painom, 2 dip lang. And then, pakainom, ballplex. Umaga yan, mga idol, ballplex ang buo. Ballplex. Then, ngayon, pag aalis na po kayo, kung medyo malayo yung pupuntahan nyo, 5 drops of reload. 5 drops of reload. Ang reload, maraming protein pong nakukuha yan. More on relaxing po yan, mga idol. More on relaxing po yan. And then, pagdating po sa galyera o sa mismong sabungan na, wag po kayong masyadong mainit sa laban. Pagdating doon, laban agad, hindi. Pagdating po doon, kailangan ipenga yung manok, bantayan, at baka mayroong magagis ng patoka, bantayan nyo lang, dapat sa makarelax. Pagdating doon mga idol, banatan nyo lang ng reload, 3 drops. Relax yan. Ngayon, bahala na po kayo kung paano mag-ulot. Alam ko po, alam nyo po yung pag-uulot. At kung may tanong po kayo about sa pag-ulot, gusto nyo po sa akin itanong, isishare ko po yun mga idol, magtanong lang po kayo. Kasi ang inanong ko lang ay yung ibinahagi ko lang ay yung tinanong nyo po sa akin or tinanong po ni Boss Christopher Molina, ano daw yung 14 days conditioning ko.
Yan po. Sana po Sir Boss Christopher Molina ay naintindihan niyo po ang aking paliwanag. At Okay po. Okay. Kung bibili po kayo, ang kailangan niyo pong bilhin sa 14 days conditioning na gamot, 4 na pirasong Syndrome, 1 pirasong B50, 2 pirasong Voltflex. Huwag niyo po kakalimutan yung Bixan. Ayun, sana po yung mga busing ngayon naintindihan nyo pong aking paliwanag at sana'y huwag nyong i-bash kasi alam ko po may kanya-kanya po tayong pamamaraan ng pag-aalaga po ng manok, pamamaraan po ng pagkukondisyon. Ang sa akin lang din naman po, ito po ay proven and tested ko na po. Okay po? Kung susundin nyo po ito, I will guarantee nyo po, Idol, ilalaban po ang pera nyo ng manok nyo ng sabayan. Patayan. Natalo na rin po ako, pero 1 beses lang. Pero hindi niya basta-basta pinatalo yung pera ko. Kasi umabot ng 4 minuto yung paluan bago siya bumitaw. Yun lang po mga i-share ko. Basta proven and tested ko na kung matalo man ang manok nyo, hindi kayo basta-basta niyan ipapatalo. Papasok yan sa butas ng karayong bago kayo matalo. Yun, salamat po mga kabusing. Sana po ay maniwala po kayo at sana yung sa mga hindi, okay lang po. Ang sa akin lang din naman po ay sana ay nag-enjoy kayo sa aking paliwanag at sana ay may natutunan po kayo. At sa mga bago kong subscriber po diyan, please sa aking bagong nanonood, paki-subscribe po, paki-follow and click the notification bell and comment na rin po kayo. Ayun lang po and bye-bye.